Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunan In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarn at aking partner dito, Gagni. Hi partner. Andito ako sa ilalim. Ano ba ito? Partner, ano? Bati ka na. Hello, hello, hello. Kumusta na? Kumusta na? Magandang hapon po mga kaibigan. Narito po kayo. Nakikinig ka naman sa In the Heart of Business. Ayan, oo. Kasama ko ang partner kong naka... Hindi ako masyado makita. Nangalo naman, naka-lipstick ng mamula-mula. Hindi nila ako masyado makita ngayon sa camera eh. Oo. Okay, partner, ngayon nakakailang araw na ba tayo sa ECQ natin? Nakaka-apat na ba? O nakakatatlong araw na sa ating ECQ? Kumusta kaya ang ating mga kababayan? Dito sa amin, sa community namin, business as usual eh. Kasi naman, community lang to. Oo, dito lang talaga. Maganda. Umiikot-ikot dito sa community yung lahat. Yun, oo, meron kaming nagtitinda ng isda, nagtitinda ng gulay, prutas, tsaka ng meat. Meron pang mga nagbabarbecue, nag-iihaw ng isda. O yan, kompleto rito, hindi na kami lalabas. Dapat talaga ganun siguro. Oh, may mga doktor din kami rito. When there is normalcy, okay yan. Mm-mm. Huh? Oo, may mga doktor din dito sa area galing namin. Na. O kaya... Oo. Maganda yan, ayos ha. May mga doktor pa kayo. Oo nga, kaya nga medyo maayos dito sa aming komunidad, dito sa Pateros. Mm-mm. Ano? Dito sa Pateros, hindi masyado dahil stricto rito. Bawal lumabas. Kaya ito, kailangan ano lang, narito lang ako sa bahay habang nagre-report sa In the Heart of Business. Okay lang yan. So, kumusta ang ating ekonomiya? Ang matinding... Nako, ang sama nga eh. Nakakalungkot. Yesterday... Wala. The second quarter GDP results eh, hindi maganda. Oo, minus 16 eh. Oo, officially. Minus 16.5. And this is for the first time in 30 years. Oo nga. At ang sabi officially first is a recession. First time in 30 years. Oo, 16.5% in quarter 2. Kasi no, because kasi yung quarter 1, first quarter natin bumagsak. The second quarter na bagsak, that means we are officially in recession. That means there is a decline in growth. Pagka ganun, decline in growth rate. Mm-mm. Ang masama niyan, this was, alam ko yun, natatandaan ko yung 84 and 85 Mm-mm. ng Marcos era, talagang mabigo yun. Alam mo, partner, ang daming mga economic mga problems na kinaharap ang ating gobyerno. Mm-mm. Even the banking system medyo hirap noon. Kasi nga pati yung ating ability to pay for our loans affected. Mm-mm. Sana naman ngayon hindi, kasi maganda naman yung panimula natin nung before this COVID-19. Paano ba ang sitwasyon noon, partner, nung panahon ng mga Marcoses? O, lali na iniisip mo, partner. O, hindi. Sabi ko, paano ba ang sitwasyon noon, nung panahon ng Marcos, nung tayo nagkaroon din ng recession? At that time, nagkaroon kasi ng tinatawag natin na crisis of confidence. Mm-mm. There was a crisis of confidence. Many of the financial institutions, let's say yung mga financing companies, nagkalabugan kasi nga biglang naghigpit ng pagpapautang. Mm-mm. Maraming mga naipit, yung may mga pautang naipit din. Mm-mm. Kaya nagkalabugan. Kaya yun, masama yun eh, 84, 85. Mm-mm. I was still very young then. Oh. Nasa Times Journal ako at that time. Oo. Pero ang sabi, Talagang makikita mo nun, hirap na hirap tayo. Kasi at that time, we may mga borrowings kasi tayo from the International Monetary Fund, and we have to agree to certain tinatawag nila conditionalities. Mm-mm. Sa IMF term kasi conditionalities, yung mga conditions
that they impose on the government of the Philippines in order for us to be able to go beyond the hump. Yung gumanda ang ating ekonomiya, kaya that means yung mga services ng government mababawasan, yung mga infrastructure natin na mga pinupurso ay mababawasan din. Tapos siyempre yung taxes, tax revenues ay dapat tumaas. Eh, ang hirap din kasi noon. Eh, ang hirap nga ngayon, nangyari yan ngayon dahil dito sa COVID-19. It is a different scenario now kasi we are now, walang utang tayo sa IMF. The International Monetary Fund cannot impose its conditionality sa atin. Wala tayong conditionalities na gano'n. Alam mo, ang... Ang problema nga lang, yung COVID-19, sige-sige yung transmission niya. Oo nga. Sige-sige. At saka, meron para ulang panibago na... May panibagong COVID-19 daw eh. Ikaw nakakala niyan, strain, na COVID-2 ang tawag. So, COVID-19, COVID-2. Ano ba yan? At, oo nga, sabi nga talagang nagbimutate siya sa bawat pag-transfer siguro. Kaya, malalabanan mo yung infection pero may bago na naman dumarating na version ng infection. Eh kaya talagang paano natin kaya habulin yan? Baka mamaya yung mga nagawa ngayong bakuna ay para lamang doon sa mga old version na ng infection, di ba? Luma. Oo. Kasi nangyayari basta as long as that virus stays or nagtatagal, nagkakaroon ng mutation ata. Yes, yes. Siyempre, when they mutate, medyo tataas ang antas na dapat ng infection rate at tataas din dapat ang antas ng paggagamot. Kaya dapat talaga yung protocol, health protocols natin, social distancing, yung mask, at saka yung face shield. At it is an additional requirement, pero tama lang naman siguro yung mayroong face shield. Oo. Mabuti na yung may additional, ha. You really have to, lahat tayo naging paranoid na eh. Oo nga, oo. Kasi lagi iniisip natin, ako baka tamaan ng COVID, oo. Diba? Mabuti nang maging safe, no? Mabuti nang maging safe kesa maging sorry tayo, no? Kaya naman ang pakiusap natin sa mga LGUs, para doon sa mga mahihirap nating kababayan, bigyan sana nila ng mga libreng mask, libreng face shield, di ba? Yeah. Pati libreng sanitizers. Kasi hindi nila ma-afford yan sa hirap ng buhay ngayon, partner. Hindi lahat makaka-afford nitong mga pangangailangan natin to protect ourselves from COVID. Di ba? Kaya sana gawa naman ang paraan nila yan na bigyan yung mga tao ng magagamit nila. Di ba? Yeah. Maraming although sabi nga ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, binabanggit niya na mali naman yung mga nagsasalita ng ngayon nagsasabi na mali ang gobyerno, mali, bakit ganito ginawa. Yun yung sinasabi ng yung Monday morning quarterbacking. Kasi kumbaga kasi yung Monday morning quarterbacking, it derive its source from yung aliba yung NFL, yung football. Siyempre Linggo, sa Lunes masasabi mo na dapat ganito ginawa. Monday morning quarterbacking yun. Pero ang sistema nito, may mga punto naman kasi yung mga sinasabing mga punto de vista na binigay ng mga locals natin tungkol sa ginawa ng gobyerno ng response dito sa COVID-19. Halimbawa, yung sa March, sana nung natapos na yung, let's say, yung unang lockdown, dapat nagbigay ng libreng mask nung inalaw na sila, di ba? And then, of course, syempre, alam naman natin, dapat yung transportation ay sumigisigit para at least na nabawasan man lang yung bagsak ng ating ekonomiya, kasi talagang bumagsak nga dahil, syempre, paano namang makakapagtrabaho yung tao na malayo sa lugar ng kanyang opisina, and then, wala namang sasakyan. Di ba? Remember, nung unang bulusok ng inalaw na nila yung GCQ, wala naman silang masakyan yung mga tao, di ba? Kaya nga, oo. Kaya, yan nga ang problema. Yun ang naging
laging mga panunuligsang ginawa nila. Oo. Mukhang pag nag-desisyon eh, parang nako, very abrupt, no, na hindi napapag-isipan yung mga consequences, lalo na doon sa mga pinapayagan pa rin nila magtrabaho. Dahil hindi naman lahat merong sariling sasakyan, hindi lahat may bisikleta na magagamit papunta sa kanilang opisina, o hindi lahat makakapaglakad papunta sa kanilang offices. Kaya dapat eh, yan muna, ipinaghanda muna lahat ng mga kumpanya rin na makakuha ng mga shuttle para sa kanilang mga empleyado. Eh hindi, parang nag-iisip na lang tayo pag nandoon na eh. Naideklara na. Naideklara na yung MECQ. Doon palang nag-iisip ng, ay dapat ganito ginawa natin. Ay dapat meron kayong hinire na mga shuttle para sa inyong mga empleyado. Diba? Hindi tayo forward thinking. Dapat ngayon nga ang mga kumpanya. Ang mga kumpanya, hindi na nila dapat Pero alam mo, partner, ang isang natin. Ituring na nilang hindi babalik agad yung public transportation. Yan ang dapat maging kaisipan ng mga hindi kumpanya. Dapat, ano? Yung mga kumpanya dapat ang isipin nila hindi babalik immediately ang public transportation. Kaya wag nilang pahirapan yung kanilang mga empleyado. Mag-provide sila ng sasakyan ng mga ito kung gusto nila magtrabaho pa rin yung kanilang empleyado sa kanila. Sunduin nila. Ako nga, alam mo partner, ako nga, yung isang kakilala ko. Alam mo partner, yung isang kakilala ko, yung isang kakilala ko na nasa Philippine Stock Exchange, hindi siya makapasok dahil nga inalaw sila na MWF pumasok. Mm-mm. Kaso, mahal ng pasahe, bali 250 isang biyahe. Wow. Pabalik 250 di 500. Wow. Kaya humiling siya, pwede bang ano, yung bawasan yung kanyang pasok. Ganun na nangyari kasi nga ngayon ulit eh, wala na naman transportation, di ba? Kaya nga eh, kaya hirap ganun, talaga. Mahirap. Yun ang mahirap na hindi natin napagandaan. At saka alam mo ang isang pinansin yung Ano yan, partner? Later. Ano yan, partner? Partner. Ano yung sinabi mo? Yung ang medyo isa sa mahina yung ating internet connection. Oh, ngayon, ano, ha? Anyway, so, yes. Yung sa Philippine Stock Exchange, katulad yung isang empleyado, ang bayad niya, one way to Makati, 250 pesos. Pabalik, another 250. Di 500. Sabi niya, halos sagad na ikuha na yung kanyang kikitain, hindi na lang muna siya papasok. Ayan nga, tapos lalong tumaas tuloy, ang inflation. Bali, okay. Alam mo, nag-push nga ang inflation into a six-month high nga, of 2.7% year on year. Dahil nga dito sa wala nga kasing masakyan, yung mga tao, no? Siyempre, lumaki yung kanilang gastusin. Sabi mo nga, yung isang kakilala mo, 250 one-way pa lang. So, balikan niya, 500. Eh kung minimum wage earner ka, yun na yung kinita mo for the day, di ba? Yung ipinangpamasahe mo. Eh paano pa ipagkain mo? Hindi naman siya minimum. Buti hindi minimum buti wage. Hindi naman siya minimum wage. Kaya lang, masakit pa rin yun na isipin na ipalagay na kung 1,000 ang kanyang masakit pa rin yun. Ha? Kalahati, nandun kalahati na lang sa pamasahe niya. Eh kakain pa siya. Kagad, At saka alam mo, yung announcement ng gobyerno yesterday, oo, palagi na. Alam mo, partner, may isang kapansin-pansin na mukhang hindi na paghanda ng gusto. Kasi yung announcement kahapon, Huwebes, ng ating gobyerno na magtatayo sila sa Makati ngayon ng command center. Command center. Yes. Dapat yung command center, nung umpisa pa lang, nailagay na yun. Kasi yung command center, kumbaga sa ano, titignan mo, ano ba sitwasyon, ano, sino may kulang ano, di ba? Nung una pa lang talaga, sinasuggest na yan, na dapat meron talagang sentrong natin, nagmamando. Ayaw kasi nung una nila yan dahil dagdag trabaho raw yan sa kanila. Command center. Oo, dagdag trabaho kasi. Kasi alam. Partner. Hindi. Yung command center, alam mo partner, yung command center kasi ginagawa ng mga pulisyan. Yung command center, kabisado ng mga pulisyan, I remember,
Yung command center, kasi yun, halimbawa, kung merong, let's say, may event, nung one time kasi, when I was still covering the police beat, merong hostage situation dito sa Palanan, Makati. Mm-mm. Alam mo, nagkaroon ng command center, yung isang bus na may aircon, nandun si Colonel ata yun, General Colonel Prospero Olivas. Siya yung in charge, siya yung command center doon. Tapos ano yun ha, every 8 hours nagpapalit kami. Bali 24 hours yung coverage noon, o yung post-face incident. Pero tinitingnan nila, merong sharpshooter na nakatutok ano, tapos syempre tinitingnan ko ano. Kasi nga yung tao hinostin yung isang nandoon sa bahay tapos pinasok niya sa bahay. Kaya tinitingnan nila, merong command center. Yun yung kailangan. Parang halimbawa nung nangyari nung araw nung yung dito sa Taiwanese, di ba? Wala atang command center yun, kaya hindi masyadong napagkukulan ng pansin, kaya maraming namatay, di ba? Oo. Dapat naman talaga may sentrong... Importante yun yung command center kasi that is the nerve. Yes. That is the nerve of the operation. Dapat talaga may sentrong kumukumpas. Oo, nung una pa lang, partner, yan na nga yung hinihingi natin noon, yan yung sinuggest na natin. Pero walang walang nakikinig, walang gumagawa. Akala yata nila dagdag trabaho para sa kanila. Pero actually, ito ang makakatulong para ma-direct mo saan ba pupunta. Itong sino ba yung kulang sa ang PPE na mga ospital? Sino ba ang mga ospital na kulang mga doktor, mga nurses? O saan ba mas maraming mga pasyente na kailangang inipat natin? At the same time, pati yung funds. Saan ba nangangailangan ng pondo? Diba? Dapat itong command center na ito ang siyang parang... mamando sa lahat, no? It's not yet too late, partner. Malay mo naman, baka pwede nating makorek pa. Kahapon na, Huwebes. Kahapon Huwebes, sinet up nila yung command center sa Makati. Kaya tingin ko, tuloy-tuloy na to. We have to be, alam mo na, we have to be very optimistic. We have to hope. We have to have hope in our heart. Kahit nakikita natin, marami na, umaakit na yung coronavirus. Ang bilis ng pag-akyat talaga ng bilang, ha? Hindi na makontrol sa... Mataas na tayo kaysa sa Indonesia. Ang doubling time niya, napakabilis na rin. At saka, yun nga, tayo na raw ang sentro ng epidemya dito sa Southeast Asia. Anyway, mga kaibigan, babalikan po natin ang ating mga tinatalakay dito po sa In the Heart of Business, makalipas lamang ang ilang paalala.